Spiritual. Kaya po, mabinamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pambalalagawain. Ito po ang pakinig ng salita natin pinakamamalapain, Sus. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita na ating pinakamamalapain, Sus. Nadadalhin po ng ating mga aral ng ating beloved preacher, Beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamalapain, Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Paul Manzano. At tayo po muna yung magkasa po dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iyong praise siya. O po, dakila mapagpala, mambanal sa langit, sa mga pangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukulan ng mga biyaya sa po ng dalangin ng taong ilang san, aming minamahal, ginagalan, Pastor Evangelista, with the Amen and Papa of God, misa pa kami nagpupunin, kapasalamat sa bawat yugto na aming banal ka pinagparte ng san, sa iyong patuloy na pagkiyon sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa aming sa tutuwin o Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, isa pa kami buong pagsumama, buong pagpapakumaba. Imingin ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang pagkakasala, patawang bawa sa amin o Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Dalhin ang spiritual love para simpleng kamaraan na maintindihan na aming miniibig ng mga baguhan, mga bisita, matatihan, maging sa aming blood webcast viewers, sa aming samut panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng mga hadlang nagkakaway damas sa pindas at damas na belief, cast out from them and bind the power of darkness and all Lord, as we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at unagit sa lahat. Kung muna nagpapakabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdalapagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And we give double honor and respect to our dearly beloved and our Pastor Evangelist Almada, the end time problem of God. And we always treasure, remember the blessed members and teachings of our dearly beloved number some Pastor Linsal Meda, beloved Mama Dear, greeting and respect to all the beloved children, beloved children and senior Holy Meda family, as here in the Philippines as well as in USA and Canada, at sa ating mga kapamanggawa, mga kapveteran, sa ating ibig ng mga bisigan dito ngayon, sa ating mga blood workers, viewers throughout the world, a pleasant afternoon and welcome to the Rapamulga. Amen. Everybody, praise the Lord! Beloved sons of God, always remember this one thing, that salvation is conditional and it is a gift from our loving God. Lagi po natin alalahanin, ang kaligtasan po ay conditional, manibig ko, at ito po ay ating pong pahalagahan at ito po ay regalo na nagmumula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lagi nga sinasabi natin, dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Almada, the greatest matter of importance and urgency is our salvation. Yung pong ating kaligtasan, mga ibig ko. Kaya ito po yung ating pong panghawakan upang ito po yung mananatili sa atin. Kung paano si Apostol Pablo, mga ibig ko, siya mismo nagsabi na hinahampas niya ang kanyang sarili, baka sa kanyang pangalan siya man din ay itakwil. Kaya kung ating pong mababasa dito po sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27, Unang Korinto, Kabanatang 9, talatang 27. Kaya nilaman po. First book of the Corinthians, chapter 9, verse 27. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should be a castaway. Unang mga taga-Korinto, kapitulo 9, versikulo 27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan, at aking sinusupil, baka sakaling sa anong paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay matakwil. Amen. Praise the Lord. Kapsang kapatid, and God bless His word. So mga inibig, ito po ay pangungusap ng isang matatag sa pananampalataya. Ang pananampalataya po ni Apostol Pablo ay makikita yung katatagan, despite of the fact na kung saan ay nakaranas siya ng mga grabing paglilinis, pagsubok, mga inibig ko, nang sabi niya, inako na lamang niyang sukal ang lahat ng bagay. Kinalimutan niya lahat ng bagay kung sino siya, mga inibig ko, makamtan lamang niya ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, siya mismo nagsabi na sa kanyang pangaral ay kanyang sinusupil, mga inibig ko, ang kanyang sarili, baka siya man din daw ay mahulog
sa trap ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga yung pong ating pong kaligtasan, ito po'y ating pong panghawakan ng mainam. Serve the Lord with fear and trembling, mainibig ko. Ito po'y mahalaga pa sa kayamanan sa sanlibutan ito na ating nakikita, mainibig. Kaya yung kaligtasan na ginamit ang ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilmeda, na kung saan totoong pastor ang ating kaluluwa, totoong propeta ng ating mahal na Panginoon, preaching the word of God with power and anointing, mainibig ko, tayo na nakapakinig na una, mainibig ko, at sinampalatayanan ang banal na salita ng Diyos, mainibig ko, ating naranasan, nakamtan lahat yung mga pagkapala na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kapayapaan sa puso't sipan, mainibig ko, at tagapagmana pa tayo ng buhay na walang hanggang anytime na tayo magpapatuloy mananatili na maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Irabaso ba sa loob? Sa mga nakapakinggan natin, mga patutukan niya ng mga inibig ko na kung saan kanila pong iningatan ng mainam, yung kanilang kaligtasan na nakamtan, mainibig ko. Mula sa simula hanggang sa matapos, mainibig ko, at maging yung kapatiran natin na napakinggan ko ng mga nakarang araw, mainibig, na kung saan bago siya nakakilala sa ating mahal na Panginoon, grabe ang kaguluhan ng kanyang buhay. Meron siyang hatred sa kanyang mga magulang sapagkat bata pa siya ay iniwan na siya ng kanyang mga magulang sa pilumaki doon sa kanyang mga uncle, mainibig ko. At dito po ay nakaranas siya ng grabing hirap, mainibig. At talagang hindi na rin siya halos nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Andun pa ang dumating na ang napabarkada na siya, andun ang mga bisyo, at ito naman po ay nagbungan na ng karamdaman, mainibig ko. At dumating ng pagkakataon na sa paggabi, mainibig ko, siya ay tumatakbo sa labas. At hindi niya alam kanyang gagawin, mainibig ko. Grabe ang depresyon na kanyang naranasan ng mga panahon na yun. Subalit ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, ang kanyang pag-ibig at di masayot, mainibig ko, naabot siya ng ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng propeta ng Diyos, mainibig ko, at siya po ay dumalo at talagang pinaunlakan ang panyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula noon, mainibig ko, nang tinanggap niya ang ating dakilang Diyos sa buhay, unti-unti nagkaroon ng magandang sitwasyon ng kanyang buhay, mainibig ko, na wala pati yung galit niya doon sa kanyang mga magulang. At yun din mga magulang niya, mainibig ko, na hinipon na ating malapan sa ibang bansa, ito rin ang ginamit upang mapangastustusan din niya ang kanyang mga pangilangan. Binigyan pa nga siya ng bagong sasakyan, mainibig ko, na ito yung nagamit niya sa kanyang hanap buhay. At sa kanyang pagkapatuloy, pagtuloy na pag-iingat sa kaligtasan, sa panampalataya na kanyang nakamtan sa gawain ito, mainibig ko. Siya po nga ay sa kahabagan ng malapanahon, nakabalik uli ng Australia, mainibig ko, nag-aaral uli at meron pang hanap buhay. Ganyan magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag yung ating mga kaligtasan ay ating pong itinitreasure ito, higit pa ito sa kayamanan sa sanglibutang ito. But always remember this one thing also, beloved saints of God. Before the coming of the Lord, there shall be falling away first. Ito po'y babala sa bawat sa atin na sa nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon anytime now, mga inibig ko, meron pong mga mahuhulog. Kaya ito po'y babala sa bawat sa atin, hindi dito pinag-uusapan na ikaw bimilang na ng mahabang panahon, kundi ang kinitingnan dito ng Diyos, yung pong ating pagtalima at pagsunod sa lahat ng kautosan ng ating dakilan sa buhay. Ano po sabi dito sa 2 Thessalonians, chapter 2, verses 1 up to 3, kanila mo po, ikalawang Thessalonia, kabanatang 2, startang 1 hanggang 3. The second book of Thessalonians, chapter 2, from verse 1 up to verse 3. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Gabriel Sebastian. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 1, tuloy ang basa hanggang 3. Amen. Praise the Lord. Ipinamamanik namin sa inyo sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong
mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na wari bagang nalalapit ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Amen. Praise the Lord, kapatid. Praise the Lord. And the Bible says also in 1 Timothy 4:1, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirits and doctrines of devils. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Kaya sa ating mga nabasang talata, mga inibig ko, napakalaga ng ating kaligtasan na ito po'y ating pong panghawakan sapagkat bimibala ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga inibig, huwag nawa sanang isa tayo sa mga mahulog. Kaya sabi ng Biblia, mga inibig ko, huwag po tayong padadaya sa kaninuman. Kaya kung meron kang napapakinggan, huwag nang, sabi nga ating binamahal, ginagano pastor eh, kung maaari sa ating banalagawain na lamang manood ng ating banalagawain, sapagkat ito po'y kumpletong-kumpletong mga inibig ko, wala ka nang hahanapin pa, sapagkat pag ikaw ay nakipakinig, nanood pa ng ibang gawain, mga inibig ko, mahiruhan ang iyong pananampalataya, maagaw ang iyong pananampalataya, mga inibig ko, yung kaligtasan mo ay mawawala, mga inibig ko. Kaya wag po na wag tayong padadaya sa kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan maglingkod po tayo ng buong katapatan. We must serve the Lord with fear and trembling, mga inibig ko. Panghawakan po natin yung ating mga kaligtas na mga inibig ko. At lagi nating alalahanin, mga inibig ko, yung mga itinuro sa atin ng ating dearly beloved honorable Pastor Evangelist Almeda, ang mga Bible study, ating beloved honorable San Pastor Luis Almeda, the beloved children, mga inibig ko, ito po'y ating panghawakan, mga inibig ko. Ito lang ang ating susundan na mga turo, mga inibig ko, upang makatiyak po tayo. Anumang oras na darating ang ating mahal na Panginoon, nakakatiyak tayo na isa tayo sa mga sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, barit pag tayo po'y lumiko, kumaliwa, may inibig ko, at sinunod mo na ang iyong sarili, dahil ayaw mo nang magpasakop, may inibig ko, ibig sabihin na ikaw po ay mapapahamak, may inibig. Napakalaga na tayo po'y laging magpasakop sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lagi pag tayo po'y nasa banal na gawain, mga inibig ko, lagi nandun lagi yung ating full concentration. Nakapokus tayo lagi sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Magmula sa pag-aawitan pa lamang ng joyful song hanggang sa matapos, mga inibig ko, kinakailangan nandoon ang iyong concentration, mga inibig ko, at tayo din ang pagkapalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Erbasyon pa'y salo! Kaya nga, yung kaligtasan natin, ito po'y ating ingatan na mainam. Kung paano yung mga tao na merong mga tinatagong kayamanan, lagi ito nilang binibilang. Lagi itong chine-check up, mga inibig ko. Baka ito'y nabawasan na, mga inibig ko. Ganun na ganun din ang ating gagawin sa ating pong pagkilig sa ating mahal na Panginoon. Yung ating pong kaligtasan, ito po'y lagi nating ingatan ng mainam, mga inibig ko. At tayo mismo ang nakakalam kung tayo po ba'y lumalakad pa ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating po mang nauunawaan ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya mga inibig ko, huwag po tayong maging careless sa paglilingkod upang hindi po tayo mawalay sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Sapagkat ang kaaway ng ating mahal na Panginoon ay gagawa din ng paraan upang ikaw muli mabalik sa dati mong ginagawa, mga inibig ko. Minsan magpapadala siya ng mga kanyang mga instrumento, mga inibig. Mga cellphone natin, minsan na yan, ginagamit po yan, mga inibig ko. Pero hindi po yan masama, mga inibig ko. Yan po yung magagamit natin para sa pamalakaya pa ng maraming kaluluwa, mga inibig ko. Minsan gagamitin din ng kaaway yung karamdaman mo, yung problema mo. Gagamitin niya upang manghina ka ng pananampalataya. Subalit, pag pinanghawakan po natin, mga inibig ko, ng maigi, yung pananampalataya, yung kaligtasan na nasa ating, mga inibig ko, na itinuro sa atin, na ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Sanjak na bagay, anumang oras mabalik ating mahal na Panginoon, nakakatiyak tayo na tayo sasalubong sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Iba, subay, salo! Kaya nga doon sa hindi nagpapahalaga, mga inibig ko, ng kanyang kaligtasan,
sila po'y may iwan, mga inibigo. At ang sabi ating minamahal na ginagawa, Pastor, 1% lang ang chance mo, kapatid, pag ikaw po ay maiwan during the rapture. Kaya, ngayon pa lamang, ibigay na natin the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag yung urong sulong na paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Mapalipat man tayo ng ibang venue, mga inibigo, sa man tayo po tumungo, mga inibigo, lagi ang mga anak ng Diyos, tayo po ay nakikipagkaisa. At ang pagdalo ng 3 beses sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon, mga inibigo, ito po hindi masasabing sakripisyo. This is a great honor and privilege na tayo pinakikipagtipan sa mga Diyos, sa mga Diyos, Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga Hari, sapagkat dito ibinubuhos ng ating malapanon yung unexplainable, overflowing joy na hindi naranasan ng maraming tao sa mundo ito. Tayo lamang ang nakakaranas niyan sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa puno ng dalangin ng kanyang banal na propeta, ating minamahal at iginagana pastor. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Iba, subay, praise the Lord. Kaya nga, minibigo, yung kaligayahan na ating naranasan, kapayapaan, kagalakan, yung kaligtasan natin, ito po'y hindi kayang bilhin ng salapi sa mundong ito, minibigo. Ito po'y nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, kaya itong regalo na ibigay sa atin ng dakilang Diyos sa buhay, ito po'y lagi nating ingatan ng mainam, minibigo. Ating beloved parents in the Lord, beloved children, mga grabe ang kanilang pagpapahalaga, minibigo, sa kaligtasan. Sabi nga ating minamahal, ginagana pastor eh, kahit magbayad siya ng 1,000,000 sa isang tao para makalapit lamang, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi siya nang hinayang, mga inibig ko, ano man ang laki ng gastusin, mga inibig ko, upang ang mga tao lamang po ay makalapit sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya yung mga nangyayaring mga sigalot, mga kaguluhan, mga ganapipintong gera, mga lindol, mga kalamidad, mga inibig ko, ang sabi ng ating minamahal, ginagana pastor, ang kaming solusyon lamang ng mga tao po ay lumapit at magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin ang ating dakilang Diyos, ang ating nag-isang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lagi po tayong gumawa, mga inibig ko, ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi nating isakatuparan ang banal na kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sundan po natin, tularan po natin ang pananampalataya ng tao ng Diyos, mga inibig ko. Hindi naman natin magagaya, pero sundan natin yung tinuro, mga inibig ko. At sa tiyak na bagay, hindi po tayo mawawalay, mga inibig ko. Diba, subay sa loob? Kaya sabi ng banal na kasulatan sa Galatians chapter 6, verses 7 up to 9, ano po sabi po dito, mga inibig ko, sapagkat ang Diyos hindi nagpapabiro, mga inibig. The book of Galatians chapter 6 from verse 7 up to verse 9. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. God bless you. Mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 9. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napababiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya na mga anihin. Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sarili laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Darapat ang naghahasik ng Espiritu sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-aani tayo kung hindi tayo mga naghihimagod. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin dagan ng Diyos sa buhay. Everybody say praise the Lord! Lahat po ng ating ginagawa, minibigo, sa mabuti o sa masama, ito po ay hayag sa ating pinakamamahal na Panginoon. And you cannot hide from a loving God. Makakapagtago ka sa mga tao, subalit kailanman ang mata ng Diyos ay nakapalibot sa lahat ng dako, manibig. Kaya habang tayo merong lakas, habang meron tayong panahon, manibig ko, gumawa tayo ng mabuting bagay sa harapan ating mahal na Panginoon. Ay mabuting bagay na yan, manibig ko, magtapat po tayo magmula sa pagbibigay ng ating isang bagay tandog, mamuhay tayo ng may kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Lagi tayong dadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos sa buhay,
Kahit saan tayo, mapadakong lugar, mga inibig ko, lagi ang mga anak natin ay lagi nakasunod sa gawain ating pinakamamahal na po. Lagi tayong naghumahayo at lagi tayong nag-aayuno, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ba, subay sa loob? Kaya kinakailangan maglingkod po tayo ng buong katapatan sabagat lahat ng bagay iyahayag ng ating dakilang Diyos sa buhay, mga inibig ko. Pag tayo pinagkulang sa ating paglilingkod, meron pong paalala, mga ibig ko, ang Diyos. Kaya't pahalagahan po natin yung ating pong paglilingkod ang masama kung wala ka ng reminder. Kung wala ng paalala sa iyong ating mahal na Panginoon, meron ka ng ginagawa na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos sa buhay, ang ginagawa mo'y karumal-dumal sa harapan ng ating mahal na Panginoon, mga ibig ko, wala ka ng paalala, doon ka matakot sabagat maaaring isinuka ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ibigay po natin yung dapat sa paglingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay, mga inibig ko. Kung paano, mga inibig ko, yung farmers, mga inibig ko, na kung sana niya pag umulan kahit 10 oras ng gabi, babangon ito, mga inibig ko, at siya po'y magbubungkal ng lupa upang hangat malambot, mga inibig ko, upang ito po ay kanyang tamnan at lagyan ng mga pananay, mga inibig ko, at ito yung niligan niya ng mga fertilizer, inaalagaan, mga inibig ko. Ganun na ganun din, mga inibig ko, ang ginagawa ng ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeda, beloved Honorable San Pastor Lisa Almeda, the whole Almeda family, mga inibig ko, na kung saan na tayo po inalagaan sa pamamagitan ng panalangin, mga sakripisyong panalangin, pag-aayuno, mga inibig ko, at dito, mga inibig, sa kanilang paglilingkod, talagang dumanas ng grabing mga pagsubok na ilang taon, mga inibig ko. Subalit hindi nila tinignan yun. Ang tinignan nila, mga inibig ko, yung mga kaluluwa na nilalapit sa banal na harapan ng ating dakilang sabay. At isa tayo sa milyon-milyon pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iba, subay sa loob! Kahit palahalagahan po natin ang ating mga kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko. Walang paisi-isi na paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Huwag tayong i-service. Mga inibig ko, yung pong paimbabaw na paglilingkod, mga inibig, ayaw na ating mahal na Panginoon po yung mga ganyan mga tao, mga inibig. Nang sabi nga po dito, ako na po magbasa nito, sa Philippians chapter 2, verse 12, ang sabi po rito, mga inibig, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now how much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Kaya nga, may inamahal, iko na kung papaano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagus, pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya sa ating paglilingkod, mga iniibig, huwag lamang po tayong nagiging masigasig. Pag nandiyan ating beloved personal, beloved children, mga iniibig ko, kundi bagus, kahit wala sila, mga inibig ko, ibigay natin yung the best na paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ikaw ay naisan sa iba't ibang panig ng mundo na andun ating mga banal na gawain, kung ano yung ginagawa na turo sa ating minimahal, ginagawa pastor, yun din ang ating susundin, mga inibig ko. Ibigay natin yung the best na paglilingkod. Hindi tayo paimbabaw na paglilingkod. Gusto lang natin na tayo po ay gagalaw, gagawa lamang tayo pag meron nakakita sa atin, pero pag wala na rin. Kundi bagkos, mga inibig, kinakailangan sa ating pagsunod, pagtalima, ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang kahabagan ng mahal na Panginoon, yung ating mga beloved first batch, sa kahabagan ng ating dakilang sa buhay, kahit umulan, arawan sila, mga inibig ko. Sila yung naglagay ng mga, yung mga ating mga, yung mga ating stage, mga inibig ko, sa mga tent, mga inibig. Kahit umulan, bumabagyo pa minsan, mga inibig ko, hindi na tinitingnan yun, hat na mabibless ka pa, hanggang sa taas, merong nagpupukpuk doon, mga inibig ko, umaawit pa, nagpupuri. Yan ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi inaalintana yung pagod, mga inibig ko, ang gusto nila ay mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po ating dagan sa buhay. Pero ba, Supersolo? Ngayon, ano po ang ipinagagawa ng ating mahal na Panginoon upang patuloy nating maingatan na mainam yung ating pong kaligtasan, yung ating pananampalataya, ito hindi masasayang hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Alam po, sabi po dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 12 and 1 Corinthians chapter 16 verse 13, kanila lamang po. First book of Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast professed a good profession
before many witnesses. First book of Corinthians chapter 16, verse 13. Watch ye, stand fast in the faith. Quit you like men, be strong. Dito po sa unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na wala hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Dito po sa unang Korinto, kapitulo 16, versikulo 13. Magpag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y magpakalalaki, kayo'y magpakalakas. Amen. Praise the Lord. Palakpak mo ating pinakamamahal na panahon. Yung malakas na palakpak para sa tindakan sa buhay. Herbaso, praise the Lord. So ito po ang ipinagagawa ng ating mabait na Diyos ng buhay na dapat natin gawin upang yung kaligtasan na nasa atin na ito po'y mapapanatili natin hanggang sa nalalapit na pagbalik ng ating pinakamamahal na panahon. Makipagbaka ka na mabuting pakikipagbaka. Sapagkat ang ating kaaway, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities on high places, mga inibigo. Ang ating pong ang kaaway natin, mga inibigo, ay masamang espiritu, hindi nakikita, mga inibigo. Kaya kinakailangan na tayo po ay equipped sa Word of God, lagi tayo nagpupuri, nag-aayon, mga inibigo, upang mapagtagumpayan natin ang lalang ng kaaway ng Diyos, mga inibigo. Panghawakan natin yung ating pananampalataya, yung ating mga kaligtasan, mga inibigo. Eh sabi dito, magsipag-ingat kayo, magpakatatag kayo. Saan tayo maging matatag? Paano tayo maging matatag kung urong-sulong naman ang ating paglilingkod sa Diyos? Kaya kailangan tuloy-tuloy, firm ang ating paglilingkod sa ating pananampalataya sa ating dakilan sa buhay. Panghawakan po natin ito, mga inibigo. Malapit nang babalik ang ating dakilan sa buhay. Sapagkat kung tayo nag-expect ng rapture of the church, makakasama tayo doon, pero hindi mo naman isinasagawa ang lahat ng kalooban ng Diyos, ang pananampalataya mo ay pawendang-wendang, mainibig. Kaya kailangan na 100% na sinasabi ng ating minamahal na ginagawa pastor, ang ating pong pananampalataya, mainibig. Kaya makipagbaka ng mabuting pakipagbaka na kung saan na tulad ng ating ginawa ng ating dearly beloved person, the Lord, mainibig. Despite of so many trials, persecution, mainibig, na kung saan ang gawa ng kaaway ng Diyos, mainibig, subalit kailanman hindi nila tinignan yun, mainibig, ang tinignan nila yung dakilang kabutihan ng mahal na panahon na ginawa sa kanilang buhay. At isa tayo ngayon sa mga milyong-milyong pinagpala ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya panghawakan po natin yung ating pong pananampalataya. Lagi po tayong dadalo sa gawa ng ating mahal na panahon na lagi sinasabi ng ating minamat ginagana pastor, beloved brethren, please don't be absent. Ang gusto ng ating mahal na pastor, ang propeta ng Diyos, kung maaari, babalik ang mahal na panahon during the service ng ating gawain, may inibigo. Kaya, maglingkod po tayo ng buong katapatan. Kasi pag nandito sa gawain ng mahal na panahon, lagi tayo nakapagsisilagi. Andun lagi talaga, umiyak tayo sa banal na presensya ating mahal na panahon, may inibigo. At pag nagawa natin mga bagay na yan, may inibigo, may pangako pa ang ating pinakamamahal na panahon. Hindi tayo itinaga ng Diyos sa kanyang galit, kundi upang tayo magtamo ng kaligtasan at upang tayo po'y magkaroon man ng mabang buhay at ipakikita pa ng Diyos ang kanyang pagligtas sa atin pag tayo po ay patuloy na nang nagbigay ng kahalagahan sa ating kaligtasan. Last verse, kanya lamang po. First book of Thessalonians chapter 5, verse 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. The book of Psalm chapter 91, verse 16. With long life will I satisfy Him and show Him my salvation. Amen. God bless you po. Maganda na po mga witman ng tuwag. Unang Tesalonica kapitulo 5, versikulo 9. Sapagkat ay hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dito po sa awit sa 91, ang talanta po ay 16. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Oh, napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Herbaso, praise the Lord!
merong tayong inantay na dakilang pangako ng Diyos, yung ating pong kaligtasan. Hindi tayo itinilaga ng Diyos sa kanyang galit, katulad ng mga taong ayaw maglingkod, mga tao na napakinigan ng salita ng Diyos, pero pinagwalang bahala ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Subalit tayo, magtatamo ng kaligtasan at bibigyan pa tayo ng mahabang buhay, mga inibig ko. Habang nandito pa tayo sa mundong ito, pahahabain ng mahal na Panginoon ang iyong buhay, pasasaganain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, triple blessing kanyang pangako, pagpapalang physical, matila lalo spiritual na pagpala, at yung kanyang pagliligtas sa tutuwi na mainibig ko ay ipakikita yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Plus, yung kanyang pangako, pag tayo po'y patuloy na pinahawakan yung ating kaligtasan, yung buhay na walang hanggang anytime now. Kaya ang mainibig ko, sa ating unang nabasang talata, na kung saan si Apostol Pablo mismo nagsabi na sinusupil niya ang kanyang sarili, mga inibig ko. Nasabi dito, mga inibig, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan. Pagkapangalol ko sa iba, ako rin ay itakwil. Ganon, kahalaga kay Apostol Pablo, mga inibig ko, yung kaligtasan. Maging siya ay talagang andun yung kanyang pag-iingat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, mga sa ating beloved viewers, ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon po ang araw ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ino-open ng Diyos ang kaligtasan para sa inyo. At habang ati tayo umaawit, mga inibig ko, habang aking inibig,